Hello mga ka-RM, welcome back sa ating channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng rice cake or ng puto. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po ang subscribe button at pakilike and share na rin po ang ating video. At upang maging updated tayo sa ating mga susunod pang uploads, pakiclick lang po ang notification bell. Tayo na pong gumawa ng rice cake or ng puto in 4 versions. Opo, mga ka-RM, 4 na version po ng puto ang gagawin natin ngayong araw. Ano-ano po bang mga ingredients na ating kakailanganin? Magsimula po tayo sa 2 and 1 half cup ng all-purpose flour. Pwede po kayong gumamit ng pastry flour or ng third class na harina at saka yung cake flour. Pwede po yung gamitin. Gagamit po tayo ng 3/4 cup ng white sugar. Pwede rin po kayong gumamit ng washed sugar. 2 and 1 half tablespoon ng baking soda. Correction po mga ka-RM, ito po ay baking powder at hindi baking soda. 1 and 1 half tablespoon ng melted butter. Pwede nyo pong gamitin, substitute sa butter ay melted margarine po. Gagamit po tayo ng 1/3 cup ng evaporated milk. Gagamit po tayo ng 1/4 teaspoon ng salt para medyo balanse ang lasa. 1 tablespoon ng vanilla extract. 1 egg. And of course, meron din po tayong tubig na 400 ml. So ito po ang mga basic ingredients sa paggawa ng puto butter. So dito naman sa ating kaliwa, ang mga gagamitin natin sa cup mamaya para naman sa different versions. Pagkatapos po natin gumawa ng puto butter, hahatiin po natin ito sa 4 na lalaglagayan at gagawa tayo ng 4 na version. Ang unang version na gagawin natin, of course, ay ang classic puto cheese na kung saan lalagyan lang po natin ng cheese sa ibabaw ang ating unang version. So, yun po yung classic puto cheese. Ang pangalawang version naman po ay ang choco puto na kung saan maglalagay po tayo ng 1 to 2 tablespoon ng cocoa powder. At kung wala po kayong cocoa powder, pwede po kayong gumamit ng melted dark chocolate. Yun po ang ating pangalawang version. Ang pangatlong version naman po ay gagawa tayo ng banana puto na kung saan yung pangatlong lagayan ng butter natin, lalagyan natin ng mashed banana, ripe banana. Parang magiging banana cupcake ang itsura niyan or banana muffin. And yung panghuling version natin, gagawa tayo ng ube halaya puto cheese na kung saan maglalagay po tayo ng ube powder, rehydrated ube powder at saka halaya na nabili ko sa tindahan kanina. Ito na po mga ka-RM, napag-iwalay na natin sa 4 na lalagyan ng ating puto butter. Itong unang butter na to ay para to sa puto cheese. So wala po tayong gagawin dito kundi ilalagay lang sa puto molder mamaya at lalagyan natin ng toppings na cheese. So naka-standby lang po ito. Itong pangalawa na ating puto butter, yung pong ating 1 or 2 tablespoon ng ating cocoa powder, ilalagay po natin dito. Iyahalo lang natin. Pwede rin po kayong gumamit ng dark, melted dark chocolate. Yan, i-mix nyo lang po. Yung dami po ng cocoa powder ay depende po sa gagawin nyong
puto butter. Kung marami po, mas marami dapat na cocoa powder. So, buhos na rin natin ang ating melted dark chocolate para mas lalong lumasa. Yan. So, kapag nakita nyo nahalo na po yung cocoa powder at saka yung melted dark chocolate, stop na po kayo. Hindi po natin dapat ma-overmix ang ating puto butter. Okay na po to. Ready na po. Okay, ito naman po ngayon ang ating susunod na gagawin, ang ating banana puto. Ito po ay 1 piece ng ripe banana, minash po natin. Haluin nyo lang po. Ganun lang po kasimple mga ka-RM. Ito po ang ating pangatlong version. Okay, ready na po siya. At ngayon, ang ating panghuling version ay ang ating ube halaya puto cheese, na kung saan, dalawa pong klase ng ube ito. Isang halaya at isang rehydrated ube powder. So, naging liquid na po siya. Ito po ang ibubuhos natin sa ating butter. Para saan naman po ito? Mamaya, ipapalaman po natin ito sa loob ng ating puto butter. So, parang magiging puto pa ang dating niya. So, ito po ay 1 and 1/2 tablespoon po ng ube liquid or ube flavoring. Pwede po kayong gumamit nun. I-mix lang po natin. Yan, ang ganda ng kulay niya, oh. Violet na violet. Siyempre, ang lasa nito, lasa ng ube. Okay, ready na po ito. Ngayon, atin na po siyang ilalagay sa ating mga molder. So, gagamit po tayo ng 1/8 cup or 30 ml ng ating measuring cup para pantay-pantay natin malagay ang ating mga puto butter. Unahin po natin siguro mga 6. Hindi ko na po ito gindrisa kasi mas maganda po ang alsa ng ating puto kapag ka ang ating mga molde ay hindi ginigris.
Ayan po, nakulo na ang ating tubig sa steamer. So, nilagyan ko po ng clean cloth ang ating lid para hindi mag-drip yung tubig sa ating puto mixture mamaya. So, nailagay ko na po ang ating ube halaya puto cheese sa unang hilera. Ilagay naman natin ang ating banana puto or puto banana. Patong na natin yung ating unang layer. And then, steam po natin to ng 10 to 12 minutes. So, mga after 8 to 10 minutes, pwede nyo na pong hinaan ng inyong kalan para hindi naman sumobra sa luto or alsa ang ating puto na niluluto. So, hihintayin po natin ito after 10 minutes or 12 minutes and then, hahanguin natin at isasalang naman natin itong natitira. Iiwasan po ninyong bubuksan ng bubuksan ang inyong mga nilulutong puto kasi pag po nag-drop yung temperature po niyan sa loob, hindi po aalsa o hindi maganda ang alsa ng ating nilulutong puto. At kapag ka naluto na po, ipatong mga puto, baka po masira o madaling mapanis po ang inyong mga puto. So mahalaga po na meron kayong cooling rack. Ayan mga ka-RM, after 10 minutes kanina, hininaan ko ang ating kalan tapos niluto ko pa siya ng 2 minutes kaya ngayon ito na ang itsura niya. Ayan. So luto na po ang ating puto. So pwede na nating hanguin at isa lang naman natin yung susunod. So ingat lang po. Mabilis lang dapat ang kilos. Ayan, nakikita niyo po ba yung ating ube halaya puto cheese? Ayan. So napakaganda po ng kanyang alsa. Ngayon, kunin naman natin ang ating puto banana cheese. Ayan. So, mag-ingat lang po. Medyo mainit pa. So, siguradihin po na dahan-dahan kayo sa steamer kasi medyo mainit po yung paligid niya. Tsaka yung usok nun or yung steam nun, sobrang nakakapasok po. Kaya dapat talaga mabilis ang inyong kilos. Ayan. So, ito na po ang ating nagawa. Ngayon, lalagay muna natin ito sa table at lulutuin naman natin yung natitira pang dalawang set. Lagay naman natin ang ating choco puto sa ilalim. At dito sa taas ang ating classic puto cheese. Minsan or madalas nilalagyan ko to ng salted egg. So yun po yung ating ninenegosyo usually. Puto cheese with salted egg. So wala lang po akong salted egg ngayon dahil kung anong ingredients lang po meron sa dito sa pantry, yun na lang po ang ginamit ko. So katulad po kanina, 10 to 12 minutes, lutuin po natin at hinaan po natin after 10 minutes ang kalan para hindi naman siya sumobra sa alsa. Habang hinihintay pa po natin maluto yung dalawang version ng ating puto na ginagawa, yung choco puto at saka yung classic puto cheese, tanggalin na po natin sa mga lagayan itong ating mga puto. So paano po ba tatanggalin to? Yung iba gumagamit ng toothpick, pero ako yung pong dulo ng kutsarita, malinis naman po ito, yun po ang ginagamit ko pang tanggal. So, kung matatandaan nyo, hindi po tayo nag-grease kanina ng oil or butter kasi po, mas maganda nga po pag walang oil or butter kayong ginamit, yung plain lang na molde kasi matatanggal at matatanggal din naman po ninyo ng mabilis ang inyong mga puto kasi po, nilagyan po natin ito ng butter kanina. Kaya medyo malambot at saka madulas na po yung ating nagawang puto. Ayan po, di ba? Naangat po lang ng kutsarita. So, dapat habang mainit pa, tanggalin nyo na po. Kasi lalo na kung limited lang ang inyong mga molde at marami kayong ginagawa, talagang dapat mabilis ang kilos ninyo. Pero siguraduhin nyo po muna, naluto na ang inyong mga binibake na or ini-steam na mga puto. So, ito po ang ating
banana puto. So ngayon, yung ating ube halaya puto cheese. Ganun lang po kasimple. Angat-angat lang po. Minsan, pwede nyo pong pitpitin ng konti yung mga molde nyo, ganyan-ganyan, para lumabas ng konti. Mamaya na po natin ito tikman. Okay, so ayan po. Diba po, napakalinis ng ating mga molde. Wala pong dumikit na mga butter or na mga mixture. Kasi nga po, yun po ang natural na mangyayari kapag ka, kahit hindi niyo po lagyan ng grease or ng grisan ng butter or oil ang inyong mga puto molder. Kasi po, medyo madulas na po ang ating puto dahil may butter po yan. Kaya, kahit wag na po niyong lagyan yun. So, di ba, naka-save pa kayo ng oil or butter sa pag-grease. Hindi naman po kasi kailangan. So, hintayin na lang po natin yung dalawa pa nating niluluto. Ayan, tingnan niyo po. Close-up look. Napakaganda po ng ating ube halaya puto cheese. At syempre, masarap yan. Ayan mga ka-RM, luto na ang ating huling batch ng ating mga puto. So, patayin na natin ang ating apoy or kalan. Yung nasa taas, ating puto cheese. So, cheese lang po ang nasa ibabaw. Classic puto cheese. Mag-ingat lang po, mainit pa yung ating steam. Ayan. So, hindi talaga minsan may iwasan na matuluan ng tubig yung ilalim. Kasi nga, hindi naman siya totally na-absorb ng cloth. So, ngayon, ito naman ang ating choco puto. Ngayon niyo po, napakaganda. So, okay lang po yan kung may mga crack sa gitna. Ito, malapit na mag-overflow. Yan. And, meron tayo ditong nagawa na maliit. So, yan po ang ating classic puto cheese at ang ating choco puto. Tanggalin na rin po natin sa kanilang mga molde itong ating mga nagawang puto. So, tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, hindi kailangan ng grease. So, ang ganda po ng ating choco puto. Kung ako sa inyo, mga mami, mga kuya, mga ate, mga mahilig sa pagluluto at pagbe-bake, gawin niyo po itong choco puto. Tiyak na matutuwa ang mga chikiting dito. And then, ating classic puto cheese. Singit na lang natin dito para sa isang cooling rack na lang sila lahat. Ang ganda po ng ating puto cheese. Pag nilagyan pa ito ng salted egg, naku, sobrang sarap. Yan. Last one. Ayun, mga ka-RM. Ganun lang kasimple. Meron tayo ditong natirang choco puto. Mamaya titikman natin yan. Ayan mga ka-RM, ang ating na-steam na puto. So, 25 pieces siya kasama to. Pero kung medium molder ang gagamitin nyo, mga 30 to 32 pieces ang magagawa nyo. Kasi yung recipe na binigay ko sa inyo, para yun sa 32 pieces. So, palamigin lang muna natin at saka natin tikman. At mamaya, ilalagay natin sa mga container, clamshell. Titingnan natin kung anong itsura niya kapag nilagay dito at kung mga magkano pa natin siya pwedeng ibenta. Ang costing po ng ingredients na ating ginamit ay ilalagay ko na lang po sa description box ng video na ito. Ayan mga ka-RM, malamig na ang ating puto. So pwede na natin siyang ilagay sa ating lagayan. So gumamit lang po kayo ng clamshell at para siguradong malinis, gagamit tayo ng plastic glove. So ito pong clamshell naman na ito na nabibili lang sa mga
baking store or sa mga palengke, meron po nito. Ang una kong nilagay ay ang ating classic puto cheese. So, pwede kayong maglagay ng 6 na piraso sa isang clamshell. And then, para mas presentable, lagyan nyo na rin ng inyong sticker. Ayan. So, ito po ang ating puto, classic puto cheese. Ngayon, ang ating namang choco puto. So, tulad kanina, 6 din. So, pwede nyo po talaga itong pagkakitaan. Napakalaki po ng kitaan dito sa paggawa ng puto. Nakabili po ako ng mga baking appliances dahil sa pagtitinda ng puto. Ayan po ang ating pangalawang version, ang ating choco puto. And then, ang ating banana puto or puto banana with cheese. So, kapag po medium size molder ang gagamitin nyo, ganun din po, 3/4 ng puto molder ang butter dapat, pero expect nyo po maliliit ng konti. So, hindi po katulad ng sa large, talagang kasyang-kasya siya or saktong-sakto siya sa ating clamshell. And last, ang aking pinaka-favorite ay ang ube halaya puto cheese. Ang ganda ng kulay niya, tsaka mabango pa po siya. At meron po siyang natural na halaya. Hindi po yung ube powder lang talaga. Ayan po. So, ito po ang ating pang-apat na version. Ayan, unahin natin ang, of course, yung classic na puto cheese. Napakaganda po ng ating luto ng puto. Kung nakikita niyo po sa camera, medyo lumalabo lang. Sobrang fluffy po niya. Sakto lang ang alsa niya. Mas maganda pa nga po kung may salted egg ito eh. Mas maalat pa ng konti. Tsaka mas masarap syempre. Wala lang po kasi ang salted egg. The best pa rin talaga yung classic puto. Pero siyempre, hindi papatalo itong mga to. Okay, ngayon naman ang ating choco puto. So, itsura po niya ay napaka-sarap tignan. Chocolate na chocolate siya. Amoy na amoy ang chocolate. Lasang-lasang chocolate. Magugustuhan po ito ng mga chikiting, ng mga bata. Kung ako sa inyo, mga mami, mga kuya, mga ate, mga mahihilig magluto, mga may pamangkin, anak, gawin niyo po itong chocolate puto. Napakasarap. Cocoa powder lang po. Tsaka kung meron kayong dark chocolate, pwede po yung mga commercialized dark chocolate na nabibili, yung mga chocolate niyo sa bahay, Toblerone, gamitin niyo po yun. Ang sarap po. Lasang-lasang chocolate. Next ang ating banana or puto banana. Ayan, may cheese din siya sa ibabaw. So, siguro ang lasa nito ay para din classic puto, meron lang sipa ng konting banana. Sarap din siya, lasang-lasang banana. So, mas maganda kung dadamihan niyo pa ng mashed banana ang inyong puto butter. Kasi aking mashed banana ay isang piraso lang. Pero kung ginawa niyo dalawa, mas talagang lalasang-lalasa. Pwede rin kayong maglagay ng tinog na banana, yung chinap-chap, lagay nyo sa loob para talaga mas magmukhang puto banana siya. Dapat naisip ko yung kanina eh. Ngayon ko lang naisip. Pero masarap pa rin naman guys. Yung cheese talaga ang nagbabalanse sa puto. Kasi ang puto matamis siya, pero dahil sa cheese, merong konting alat ng cheese, eh, nababalansin niya yung puto. So, ang sarap talaga nito. Ang ating pinaka, para sa akin, mas special to kasi may halaya siya. Ayan, nakabili kasi ako ng halaya flavor or halaya mismo dun sa tindahan. 120 pesos isang tub. So, binili ko siya para mailagay dito. Manating.
Lasang-lasa talaga ang ube. Lalo na't nilagyan mo pa ng halaya, talagang naging parang natural lang yung ating ube powder or rehydrated ube powder na nilagay dun sa butter. Sarap niya guys. Masasarap lahat actually. Ayan. So natuto na naman tayo kung paano gumawa ng puto. At hindi lang isang version, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi apat na version ng puto. So, uulitin ko guys, kung gusto ninyong malaman kung paano ginawa ito, panoorin nyo lang po ng buo yung video. Ayan, sobrang pawis na tayo dahil napakainit ng panahon. So, hanggang sa mga susunod pa nating video upload guys, so sana panoorin nyo pa rin po. So, uulitin ko, paki-like and share na rin po yung ating video at paki-subscribe na rin po. So, hanggang sa muli, salamat po sa panonood. Bye-bye! Ayan guys, pasensya na, nagbabalik muli. Pwede nyo rin palang i-assorted ang inyong mga puto na ibebenta. Ayan, napakaganda. For sure, talagang mabibili yan.